Lord, may mahal, tayo na po'y dalako sa huling bahagi na ating banal na gawain, ang pakinig sa banal na sita nating pinakamamahal pa noon. Tayo'y minsanan tumayo, mahal, bilang respeto sa pagalang sa salita nating pinakamamahal pa noon. Ito po'y dadalhin sa ating beloved preacher, Pirbin Barenzuela. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gabi siya po sa ating beloved preacher, Pierre Villaros. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dikilat mapagpala naming ama, gamhanan sa tanan na sa langit. Sa ngalan mo, aming pinakamalap ng Jesus, nagpapasalamat kami ng taos sa puso dahil gikaluyan mo kami, kinahabagan mo kami sa aming overnight prayer sa lugar na ito. Nandiyan ang iyong presensya. Nagbigay sa aming kalakasan, kalinaw, kalipay. Mahal na Panginoon, narito kami patuloy na nagpapakumbaba. Linisin mo kami, gawad mo ang kasaganaan ng pagpapatawad saan man kami nagkulang, nagkamali. Malapay na sundalangin na malapas to. Ikaw din maglagay ng mga salita sa aking labi, malapay na sa umagang ito na may kasamang pag-ibig at kapangyarihan. Pagpalain mo yung banal na salita sa araw na ito. Kinitanan, among ginampo, siyumbala ang pangalan sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway. Ang lahat, anumang ured lang ng kaaway sa panalangin, sa banal na salita na malapay na on demons of unbelief and doubt, power of darkness, Satan, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating pong buhay at makapangyarihang Diyos na nasa langit, mga minamahal, at bago pong lahat, ating pong muna muli ipinapaabot, minibigay po ang unat higit, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay para lamang sa ating pinakamahal na Jesus Kristo. At nagbibigay po tayo patuloy ng ating dobling pagrespeto, paggalang sa ating mahal, iginagalang na ebanghelista, Pastor Will Gistad Almeda, ang propeta ng buhay na Diyos sa uling kapanahonan. Ganun din po sa kanyang beloved children, all blessed Almeda family. At patuloy po tayo sa puso nating inaalaala ang mga hindi makalimutang turo at aral ng ating beloved Mama Dear as the pastor, Lina si Almeda. Sa mapagpalat, magandang madaling araw po sa pamilya po ng ating pong beloved ordained preacher na ating kasama. At patuloy rin po tayo bumabati ng blessed viewing po sa ating pong beloved ordained Kuyan Divinas, sa kanya pong beloved wife, Ate Nene, sa kanya mga mahal na anak, sa lahat po ng ating kapwa manggagawa dyan po sa may Mount Diwalwal, na may tagumpay ang banal na gawain ng ating pong pinakamahal. Sa lahat po nating beloved webcast viewer at sa lahat po ating kapatiran, baguhan man po at datihan sa ating mga mahal na bisita, magandang madaling araw po at welcome po kayo sa totoong gawain ng buhay na Diyos na ating mahal Jesus. Lahat mong gagawa, ating beloved preachers, amen, praise God. Muli, ang pagpaparangal, pagdakila ay para lamang sa nag-iisang Diyos, sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat ng gising at malipayon, sing it and praise the Lord. Purihin po, mga minamahal, ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sa umagang ito, mga minamahal, manatili po tayong gising. Dahil ito na po ang part na tayo po'y kakain. Hindi literal na pagkain, kundi tayo po'y kakain ng spiritual nating pagkain. Everybody shall praise the Lord. Na ito po ang pinaka-importante sa lahat mismo ng ating mahal na Panginoon. Lagi nating inuulit-ulit, mga minamahal, naririnig na ang tao di lamang nabubuhay sa karangyaan kung anong meron siya. Amen. Kumakain siya ng masarap para sa kanyang katawan. Ang tao higit na nabubuhay sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig, at ang salita ng Diyos tanging makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, mga minamahal, pamagatan po natin yung mensahe, pagpapaalala po sa bawat siya sa atin ng ating buhay na Diyos. Kaya lang ating basihan, mga minamahal, mula mismo sa Biblia, kung saan inukit, sinulat ang mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Worship God in spirit and in truth. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At ating pumbuksan ang talata ng Juan 4:23-24 po. In praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Juan, kabanata 4, ang talata ay 23-24. Datapwa't dumarating ang oras, at ngayon nga,
nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa Katotohanan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi po ito, mga minamahal, praise God, ordinaryong sinasabi lamang ng banal na kasulatan. Mga minamahal, praise God, ito po'y utos. Amen po ba? Mga minamahal, at ang utos ito, mga minamahal, ay hindi po sa tao. Ito po'y utos talaga ng totoong Diyos na buhay na nasa langit. Amen? Dahil ang Diyos po, mga minamahal, meron pong katangian. Kaya sinasabi niya kung papaano siya sasambahin. Dahil sa panahon na ito karoon, mag-isa panahon noon, marami nang nakakaalam na kinakailangan ang tao ay obligado na sumamba sa Diyos. Amen po ba? Lalo na yung mga Kristiyano, dahil na alam nila na ang kanilang buhay hindi nila gawa. At ang lahat ng bagay na kanila nakikita, ang kanilang nakakamtan, ang kanilang mga karunungan, eh, hindi mula sa kanila, merong Diyos na nagbigay niyan sa lahat ng bagay na yan. Everybody shall praise the Lord. Kaya alam ng tao, mga minamahal, na sa pamamagitan ng kanilang pagsamba, mga kinikilala nilang may Diyos sa langit. Amen po ba? At pag sila'y sumasamba, pinaparangalan nila ang Diyos. Kaya noon pa man, maraming pamamaraan o napapaloob sa tamang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa buhay na Diyos. Everybody shall praise the Lord. Naririnig natin yung pagpapaliwanag sa pagbibigay, mga minamahal. Maraming uri ng pagbibigay. Dahil ito'y mga bahagi na gawa sa pagsamba sa buhay na Diyos. Everybody shall praise the Lord. At dapat ito ay pinapractice, talagang ine-exercise, ipinamumuhay. Dahil obligado talaga ang tao na sumamba at may mga nakapaloob sa tamang pagsamba na hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba, mga minamahal? Kaya kinakailangan gawin ito ng tao. Mga minamahal, ang mga bagay na ito, mga minamahal, na inuutos ng ating pinakamamahal na maging sa panahon na ito karun. In general, mga minamahal, binuo na. Nung ang ating mahal pa yung nagkatawang tao, mga minamahal, binuo niya na ang kautusan sa pagsamba na kanyang itinuturo. Everybody shall praise the Lord. Ang Diyos ay hindi ribulto o larawan man na inanyuan o isang bagay na lumilipad sa kalawakan, mga mamahal, na mayroong pakpak, meron pong mga balahibo, hindi ganun ang Diyos. Amen po ba? O mga bagay sa lupa na gumagapang. Kasi maraming mga tao din ngayon na pati yung mga gumagapang, yung mga lumilipad, yung mga mananap, ginagawa nilang Diyos. Lalo na sa India. Amen po ba? Pero hindi ganun ang katangian ng Diyos. Amen. Mga minamahal na nasa langit, napaka mababang uri naman kung ang Diyos ay isang mananap, isang hayop. Amen po ba? Isabi sa Biblia, ang Diyos, ginawa niya ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay. Amen po. Siya ay perpekto, siya ay matalino, siya ay matuwid, siya ay banal. Kaya pag siya po, mga minamahal, na nagsasalita, may kapangyarihan, at pag siya po ay naguutos, ay ito po'y talagang nilalagay ng mahal na Panginoon sa maayos, mga minamahal, na mga paggawa. Amen. In a specific way, talagang kanya pong iniisa-isa to para hindi makalimutan ng tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito pong ating narinig. In generally, mga minamahal, binuo ng mahal na Panginoon ang tama pong forma ng pagsamba. Hinahanap kasi ito ng Diyos, mga minamahal, na kinakailangan ang tao, mga minamahal, praise God, ay sasamba sa Diyos, mga minamahal, sa Espiritu na may katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Kasi napakahalaga yung may katotohanan.
Maraming espiritu. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Pero hindi hinahalaran ng katotohanan, mga minamahal, praise God. Pero ang totoong Diyos na buhay, na nag-utos nito, kinakailangan pagsasamba ka sa Kanya, may katotohanan. Amen? Dito, inuutos, tinuturo, mga minamahal, na pag tayo po'y sasamba, kailangan concentrate. Lalo na pag overnight, concentrate na gising. Hindi tulog. Palakpakan po natin ang ating mala Panginoon. Kasi ihalad mo yung sarili. Buhay. Kaaya-aya. Amen po ba? Mga minamahal, banal na siyang katampatang pagsamba sa ating pong... Yan po ang may katotohanan. Reasonable service. Katanggap-tanggap na pagsamba sa ating... Matuwid na pagsamba, mga minamahal. Tama na pagsamba dahil hinahanap talaga ng Diyos ang ganong mananamba. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Walang bawas. Amen. Hindi binabawasan, mga minamahal, ang forma ng ating pong pagsamba o hindi po dinadagdagan kung anong sinabi ng ating malapang yung kagaya sa talatang ito, mga minamahal, yun talaga ang dapat nating gawin. Dahil pang hindi yun ang ating ginawa, mga minamahal, sumasamba tayo, mga minamahal, na walang katotohanan, sinasabi ng Biblia, unrighteous. Unrighteous way. Unrighteous worship. Yan po hindi matuwid na pag-uliko na mga ginagawa sa pagsamba. At napakadelikado, pagliko ang iyong pagsamba. Sabi ng Biblia. Biblia ang sasagot. Ano ba ang mangyayari sa isang tao na liko ang kanyang pagsamba? Ating pumbasahin. Unang Korinto, 6:9 po. Praise the Lord. Sa aklat ng maunang taga-Korinto, kabanata 6, ang talata ay 9. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita ng malapit noon. God bless you po sa pagkabasa na yan ng banal na salita ng ating malapit Panginoon. Pag hindi tama, ulit ko, unrighteous ang iyo pong pagsamba sa ating pinakamahal, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen po ba, mga minamahal? Isa mga spiritual na mga Kristiyano na naglingkod sa ating mahalaga po na ikaw po'y magmana, magkamit po, mga minamahal, ng Kingdom of God na tinatawag o kaharian ng Diyos. Mga madahal, sabi ng Biblia, the Kingdom of God is not in word. Hindi baliwala. Amen po ba? Kaya kinakailangan magmana ang Kristiyano nito. Bakit? Ano ba yung Kingdom of God, mga minamahal? This is the power. Amen po ba? Hindi sa salita ang Kingdom of God, mga makaharian ng malapainon, ito po'y kapangyarihan na dapat, mga minamahal, meron ito ang tunay na Kristiyano. Kinakailangan hindi liko ang iyong pagsamba. Everybody shall praise the Lord. Kagaya nitong overnight na to, grabing kapangyarihan ang mapapasa sa atin kung tama ang ating ginagawang pag-overnight. Amen po ba? Dahil mismo ang ating beloved honorable pastor, tatlong araw ang katumbas nito, ang value. Ang overnight ha, lagi kong inuulit yung sinabi na, kasi sinabi ng propeta yun eh. Mala pastor eh. Amen po ba? Hindi ko sinabi yun. At yun po ay talagang pinatunayan ng ating beloved ordained preacher nung siya po'y tumayo, mga minamahal. Pag nag-overnight ka, walang tulog. Amen? Pero dapat wala din kain. Walang kape. Amen po ba? Mga minamahal, kay ayuno, fasting. Amen po ba? Ang fasting, pinalilipas mo yung kain. Nang literal. Ang kinakain mo, spiritual na pagkain. Nagpapakabusog ka sa spiritual sa buong magdamag. Walang tulog. Amen po ba? Dahil yan naman ang ibig sabihin ng fasting, walang kain talaga. Pag may kain, fast eating yon. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At
Sa overnight, naka-address po yun. Mga minamahal, na tatlong araw mismo ang ating pong mahal na pastor, mga minamahal, ang nagsabi ng pupurihin mo ang mahal na Panginoon. Wala ka talagang kakwentuhang iba kundi ang mahal na Panginoon lang. Wala ka talagang ibang iniisip, mga minamahal, sa overnight prayer, kundi ang kabutihan at kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi ang equivalent niyan, 3 days na ayuno. Everybody shall praise the Lord. Sabi ng ating mahal na pastor, kasi makikita po ng Diyos dyan, yung marubdob nating pag-ibig. Amen po ba? Kasi walang kain, walang tulog, terribleng sakripisyo, equals, sa paningin ng Diyos, grabing pag-ibig mo sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya grabe ang kapangyarihan na darating siyo. Magmamana ka ng karian ng Diyos, makakamtan mo ang kapangyarihan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Because the kingdom of heaven is not in word, but in power. Everybody shall praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Itong talatang ito, mga minamahal, na sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohan. Hindi lang ito salita. Amen po ba? May kapangyarihan ito para pagpalain ka. Amen? Malilinis ang iyong mga kahinaan. Oh, hindi ka gatarong gasimba. Pagka sinunod mo to, tutulungan ka ng Diyos para mutarong ang imong pagsimba, dahil ang salita ng Diyos ay hindi lang salita. The kingdom of God is not in word, but in power. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mismo si Apostol Pablo nagsasabi, lagi po nating naririnig, I am not ashamed the gospel of Christ. Hindi ko ikinahihiya ang mga salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Dahil pag sinasalita niya ito, at tinatalima isinasabuhay na mga totoong naglilingkod, sumasamba sa ating pinakamamahal. Ito yung kapangyarihan na mula sa Diyos upang ikaw ay lumakad ng matuwid at pagpalain ang buong buhay mo, pati pamilya mo, pati negosyo mo, pati trabaho, pati pangarap mo. Ang Diyos ang magpapanalangin sa iyo. Everybody shall praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad na lang ni Daniel sa Biblia. Oh? Pinagtulungan si Daniel ng mga opisyal sa karian ni Nabucodonosor. Amen po ba, mga minamahal? Praise God. Napakarami, may 100 ang nagkaisa, mga minamahal, na magpagawa ng sulat sa hari. Ang kinakalawalan tao, mga minamahal, na tatawag sa kanino mang tao o sa kanyang Diyos, hihiling man siya o sasamba man sa Diyos, mga minamahal, para humiling siya ng kanyang kahilingan. Tinataka ng hari po yun. Ang sino mang hindi tumalima at makita na sumasamba sa Diyos, tumatawag sa Diyos, mga minamahal, ihuhulog doon sa yungib ng leon. Pero nung narinig ni Daniel yon, hindi niya inurong ang kanyang totoong pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya nahiya, pinakita niya pa. Hindi siya natakot, binuksan niya pa nga yung mga bintana niya. O, tingnan niyo ko, sasambahin ko pa rin ang Diyos. Ihiling pa rin ako ng mga kahilingan ko sa totoong Diyos na buhay na nasa langit. Paluguran ko pa rin siya habang ako ay mabuhay, ano mang mangyari sa aking buhay. Everybody shout hallelujah. Nagalit yung mga inggiterong mga opisyal sa kaharian. Nagsumbong. Pagsumbong nila, di. Kahit kaibigan, si Haring Dario ni Daniel, walang magawa kay napaka-istrikto ng pirma ng hari. Amen po ba? Pag may kautusan, pumirma ang hari, walang lain na makabali dyan, maging ang hari. Hindi niya pwedeng baliin, ganun din ang ating mahal na Panginoon. Pag nag-utos ang Diyos, pirmado ng banal na Espiritu yan. Silyado ng banal na Espiritu yan. Kinakailangan kung anong nakasulat yan, gagawin po natin. Dahil pag hindi, mapaparusahan tayo. Amen po ba? Pero mga minamahal, sa katangian ni Daniel, sa katayuan ni Daniel, mga minamahal, ang Haring Dario, na meron pong mabisa, mga minamahal, na desisyon sa kanyang kaharian, di natakot si Daniel. Kasi bakit? Yung sinasamba ng Diyos, mas makapangyarihan sa kanyang amigong hari.
Kaya yung amigo natin, di ay makapagligtas sa atin. Gano pa yan kayaman? Gano pa yan katanyag, mga minamahal? Gano pa yan ang abilidad niya, mga minamahal? Hindi niya kayang ibigay yung pagpapala na hinahanap natin. Kung sa kanila tayo titingin. Kung sa kanila tayo maniniwala, mga minamahal. Kung sa kanila po tayo, mga minamahal, susunod, okay lang yun kung ang amigo natin talagang gumagawa ng tamang pagsamba. Pag nandito, talagang seryoso. Napupuspos. Amen po ba? Umiiyak. E kung ang amigo mo, palakad-lakad lang sa simbahan, sige lang istorya, mga minamahal, walay pulos nga mga istorya, ay, ang amigong yan, hindi maibigay ang ninanais mo, ang mga kahilingan mo, mga minamahal, praise God. Kung sasamba ka sa Diyos, totoong pagsamba, sa Espiritu, may katotohanan, anumang bagay. Sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto you. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout hallelujah. Ito po yung reminder lamang, mga minamahal. Praise God. Dahil sabi po ng Biblia, Epeso, Kapitulo 4, Versikulo 21-25, mga minamahal, ating pumasahin. Praise the Lord. Sa aklat ng mataga Epeso, Kabanata 4, ang talata ay 21-24. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. 22, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. 23, at ako'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. 25, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap ng isa't isa sa atin. Amen. Praise. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Meron pong genuine na pruweba. Amen po ba? Sa ating pong paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, yung dati mo dapat ginagawa nung hindi mo pa kilala ang mahal na Panginoon, hindi mo na ginagawa ngayon. Amen po ba? Minamahal, kinakailangan na sa katwiran at kabanalan na ayon sa ating pinakamahal na Panginoon. Kasi pagka nasa katwiran at may kabanalan, yan yung may katotohanan na pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Yan ang inahanap ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Hindi kalikuan. Amen po ba? O karumihan, mga minamahal ang gusto ng mahal na Panginoon sa ating pong pruweba na ipapakita sa pagsamba. Kinakailangan, mga minamahal, may katwiran at kabanalan, mga minamahal, praise God, sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan po ay magbubunga ng totoong pagsunod natin sa pagsamba, sa forma ng pagsamba sa harapan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Grabe po mga minamahal ang proteksyon. Mga minamahal na gagawin sa iyo mga mapagtama ang pagsamba mo. Sama sa Biblia, mga minamahal, sa panahon ni Elijah, mga minamahal, buong tapang niya, talagang hinamon niya kung totoo ang Diyos niyo. 400 na propeta ni Baal, siya na mag-isa. Mga minamahal, sige, maghalad tayo ng ating pagsamba sa Diyos. Kung ang inyong pagsamba tatanggapin ng Diyos, lahat kayo taga Israel, doon kayo sasamba sa Diyos ni Baal. Amen po ba? Pero kung ang halad sa pagsamba ni Elijah ang tatanggapin, mga minamahal, doon kayo sa Diyos ni Elijah. Everybody shall praise the Lord. Nag-umpisa, mga minamahal, ang paghalad sa pagsamba. Grabe, iba-ibang klaseng pamamaraan. Amen po ba? Maging yung forma ng susunuging mga handog. In specific way, maririnig natin sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung paano nila ginawa ito, mga minamahal. Dahil talagang dapat ang pagsamba sa Diyos may katotohanan.
Amen po ba? Kaya doon pala sa kanilang paghalad, ipinapakita na nila yung pruweba. Mga minamahal na talagang ang kanila pong pagsamba ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ngunit, nung nilatag na ng mga propeta ni Baal, mga minamahal, ayon po sa Biblia, ang kanila pong handog sa pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, inabot na lang ng hapon, dili man lang tinugon ang kanilang halad sa pagsamba. Nalata na lang to. Nangabaho na lang tong kanila pong gihalad niya pagsamba. Wala good Diyos na nalugod, mga minamahal, sa kanilang halad pagsamba. Pero nung si Elijah naghalad, mga minamahal, praise God, sa paghalad pa lang, grabe ang wisdom, kumikilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa maiporma na yung halad sa pagsamba, ganun din po sa atin. Oh, yan ngayong una, yung sarili natin, di ba? Mga minamahal, pagtutungtong ka dito, kinakailangan, wala kang ibang ito. Kahit mga mahalaga pa yung business transaction, mga minamahal, huwag mo munang ilagay sa isip mo, ang transaction mo muna, talagang paningkamutan mo, na makabot mo ang banal at tunay na presensya ng ating pong pinak. Dahil yun ang pinakamahalaga. Amen po ba? Kaya kinakailangan i-prepare mo yung sarili mo, mga minamahal, yung paa mo, yung kamay mo, yung lakas mo, mga minamahal, sa pagsamba sa Diyos na merong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ano nangyari, mga minamahal? Nung naayos na, yung tama po, mga minamahal, na pagplastar ng halad sa pagsamba, mga minamahal, tinaas ni Elijah ang kanyang kamay. Tumawag sa mahal na Panginoon. Pinakinggan siya ng Diyos. Nalugod ang Diyos sa halad na pagsamba, mga minamahal, at lahat ng Israel, nabuhay ang kanilang pag-ibig, nabuhay ang kanilang pananampalataya na talagang ang totoong Diyos na buhay, since pa naman kinuha sila sa Egypto, nangako sa kanila, kung sila'y magpapatuloy lamang sa tamang forma ng pagsamba, wala silang ibang sasambahin, mga minamahal, sa kanila pong pagsamba, kundi ang Diyos lamang na nag-iisa sa langit, hindi sila pababayaan, hindi sila iiwanan, protektado sila lagi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kahit yung demonyo, mga lalayas. Pagtama po ang iyo pong pagsamba sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen po ba? At yan po, mga minamahal, sinabi sa Mateo, mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagpakita ng halimbawa, mga minamahal, na kung saan ang demonyo mismo, mga minamahal, ang kanya pong kausap, at demonyo mismo ang umaalok sa kanya sa lahat ng karangyaan sa mundong ito, mga kayamanan, ipinakita sa kanya. Amen po ba? Nang sabi ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nakita mo yan, ang lahat ng bagay na yan? Ha? Binigay sa akin yan. Sabi niya, ibibigay ko yan lahat sa iyo. Kung magpatira pa ka sa akin, sambahin mo ko. Diba? Sabi ng kaaway, sabi ng mahal na Panginoon, isa lang ang dapat sambahin. Huwag mo tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ang Diyos na nasa langit, sa Diyos, Espiritu at sa katotohanan pinaglilingkuran, siya lamang ang sambahin ng lahat nila lang. Everybody shall praise the Lord. Ano nangyari? Lumayas. Lumayas yung kaaway. Amen po ba? Lumayas Satanas, mga minamahal. At pag wala Satanas sa iyo, mga minamahal, yung kawalatian ng Diyos ang siyang bababa. Kikilos. Puproteksyon, magpapala sa buhay mo. Kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating po. Ganyan po kahalaga ang tamang forma ng pagsunod sa pagsamba sa ating mahal na Panginoon na mayroong katotohanan. Pero may tanong yung mga baguhan, yung mga datihan, alam na ito eh. Mga baguhan, gising, sabi sa Lord. Allah, tulog. Yung mga baguhan, alam ang tamang forma ng pagsamba, magsabing po sa Lord. Allah, wala pa rin, delikado po yan.
Mga minamahal, unrighteous yan. Ang praise the Lord, hindi para sa akin. Amen po ba? Para yan sa pagsamba natin sa Diyos. Kita nyo? Mga minamahal, hindi natin matataguan ang mahal ng Panginoon. Amen po ba? Hindi natin malilihiman ang ating pong pinakam. Kaya ito, nire-remind, kung ika'y tunay na sumasamba sa ating masambahin mo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Wala kang ibang nakikita sa iyong harapan, mga minamahal, Espiritu eh. Amen? Huwag mo kong titingnan. Ang ating mahal na Panginoon ang titingnan nyo. At totoong pagsamba. Amen? Pagpapalakpak, pag-praise the Lord, pag-hallelujah, para lahat dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hinahanap ng Diyos sa bawat sa atin yan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kinakailangan, pag nandyan ka sa harapan ng Diyos na pagsimba, mga minamahal, anumang meron ka. Amen po ba? Lakas, anumang dala mo, karangyaan, mga minamahal, magbigay ka niyan sa ating pinakamahal na Panginoon. Ibigay mo ang kaluwalhatian para sa Diyos. Everybody shout, hallelujah. Kaya dito, hindi tao sinasamba natin eh. Ang Diyos. Kasi hinahanap ng Diyos ang totoong mananamba sa Kanya. Yung sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. At magbigay ng handog. Amen po ba? Mga minamahal. At sambahin ang Diyos sa kagandahan ng kabanalan. Wala kang iniisip na negatibo. Anumang makita mo, praise the Lord. Hallelujah! Purihin ang mahal na Panginoon. Palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout hallelujah! Oh, basahin natin ang Biblia. Unang Kronika, 16:28-29. Praise the Lord! Sa aklat na maunang taga-Kronika, Kamanata 16, ang talata ay 28-29. Magbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan ng mga bayan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at ng kalakasan. 29. Inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang mararapat sa Kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap Niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para po sa ating pinakamahal. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, hallelujah! Oh, hindi ako naghahanap niyan. Amen po ba? Hindi ako nag-uutos niyan. Hindi ako humihingi niyan. Yung sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Mga minamahal, praise God. Oh, siyempre, alam na natin. Pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Yan yung sumasamba ka may ganda ng kabanalan, mga minamahal, praise God, na ang lahat ng bagay, hindi para sa tao, hindi pakitang tao. Amen po ba? Lahat ng ginagawa, palugod lahat yan. Sa ating pong pinakamuwalang halo, mga minamahal, na pag-aalinlangan. Lalo na ngayon, mga minamahal, malapit na ang anniversary. Ito sa Cagayan de Oro, 32 years anniversary. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kasi pinagpala na ang gawain dito. Bakit? Itinuro sa atin, simula po mga minamahal, na nagkaroon ng gawain dito, unang-una, ang tamang forma ng pagsamba. Amen po ba? Mga minamahal, kaya lumago, dumami outstation, mga minamahal. Praise God, sa lugar ng Cagayan de Oro. Tama ang ating pagsamba. Yung hinahanap ng ating pumili. Kaya nga pag may pagkukulang tayo, Brad, samba ka lang. Miyerkules, Biyernes, Domingo. Amen po ba? Bakit po natin sila ini-encourage na magsamba, mga mamahal? Kasi ang ating mahal na Panginoon ang magpapala. Siyang magtugon sa mga prayers. Kung may karamdaman, siya magpapagaling. Hindi man ang mga manggagawa. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Ngunit ganun pa man, pagsasamba ka, kinakailangan talagang mula sa puso.
may katotohanan na pagsamba. Mga ibigay mo ang lakas mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibigay mo ang karangalan anumang meron ka, mga minamahal. Praise God, katanyagan na meron ka, ibigay mo, iluwalhati mo yan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, dahil ibibigay dapat natin ang kaluwalhatiang marapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Yung buhay na palakpak, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil dyan po, mga minamahal, babagsak talaga ang totoong biyaya, mga pag nasunod natin ang tamang forma ng pagsamba. Maraming Kristiyano ngayon ang papunta sa impyerno. Amen po ba? Bakit? Maraming Kristiyano naliko ang kanilang pagsamba. Nasa gawain, di marunong magtapat sa pagbibigay. Amen po ba? Mga minamahal, yung covetousness, yung sakin, yung pag-aari ng Diyos, ikapo, at ang pag-aari sa gawain ng malapit, hindi mo ibibigay, yan po'y kasakiman. Amen po ba? Yung mga sakim, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord, mga minamahal. Yung hindi marunong magpuri, unrighteous, mga minamahal na worshipper ng mahal na Panginoon yan. Amen po ba? Liko yan ang mananamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Maraming Kristiyanong tamad magpuri. Amen po ba? Sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila man din daw ay naglilingkod sa totoong Diyos. Pero ang kanilang gawa, hindi nakikitaan ng may katotohanan. Sa labi lang. Amen? Pero tayo, pinagpala tayo ng ating. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Itong overnight, mahirap to. Amen po ba? Mga minamahal, pero nagsusumikap tayo. Nagawin ito, mga minamahal, praise God, sa harapan ng ating pinakamahal Pinoon na buong puso. Iniwanan natin ang ating tahanan. Mga minamahal, yung ilan nga, siguro nag-undertime. Pagod sa trabaho, kailangan maka-overnight. May karagdagang lakas. Kasi sa pagsamba, hindi kinakailangan, wala ka ng lakas. Amen po ba? Kasi sa pagsamba, magbibigay ka ng lakas. Everybody shout praise the Lord. Hindi pwedeng samba, hindi ka pumalakpak. Ana-ana lang ka. Hindi pwede. Walang kanta. Amen po ba? Kinakailangan pagsamba, igalaw mo ang lahat ng parte ng iyong katawan. Papalakpak ka. Sisigaw ka. Sasayaw ka, lulukso ka. Yan ang tamang forma ng pagsamba. Palakpakan po muna natin na malakas na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung ganyan ang pagsamba, mga minamahal, samagod sa ato, mga minamahal, walang matutulog. Gising talaga lahat. Amen? Mga minamahal po is God. Dahil palakpak pa lang, nakakabuhay na ng dugo yan eh. Lalo na pag lulukso ka. Eh pag nakita ng Diyos yan, lugod na lugod sa iyo ang Diyos. Yan ang hinahanap ng Diyos na tamang pagsamba. At ang sabi po ng Biblia, dalawang bagay lamang good ang pinapipilian ng ating pinakamahal Panginoon sa umagang ito sa kanyang mensahe. Mga minamahal, praise God. Last verse po, Deuteronomio 11:26-28. Praise the Lord. Sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 11, ang talata ay 26-28. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. 27, ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. 28, at ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan ng aking iniutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal. Kaya sa ating mga live webcast observer, yan po ay hindi mahirap na utos ng mahal na Panginoon. Mamili ka lang. Kung susunod ka, darating sa iyo ang pagpapala na mula po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang pagsunod sa inuutos ng mahal na Panginoon, sambahin mo ang Diyos.
sa Espiritu at sa katotohanan. Itapon ang ribulto. Itapon ang Diyos-Diyosan. Isang Diyos lang dapat ang iyong sasambahin. Ang pangalan niya, Jesus. Siya ang Diyos na nasa langit. Pumaba sa lupa, nagkatawang tao. Sa Diyos walang imposible. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dalaygo ng Diyos, inisayo sa kabuntagon, mga minamahal. Awitan natin ang ating pinakamahal na Panginoon.